Hello, what's up mga kamatis? Nico David po pala. Right back at it again with another review. So mga 30s. 30s talaga yun. Simulan natin to. I think this is one thing na iniintay nyo na review ko, ang Karamiya. I am waiting for this moment na malapit na siya dun sa pilot. And I wanna react first dun sa trailer and see what we'll see. Tapos tingnan natin. First things first, I want to thank Tulog.ph for the wonderful pillow. Ayan, binigay nila sa akin to kasi I want Karamiya on my mind every day, all day. Ano? Mga lumulutang na ulo. Agagay, agagay. Conspiracy na to. Ayan na, iko-conspiracy na yan ng mga YouTuber na mahilig sa conspiracy. Shoutouts uli sa'yo. Claro. Ito, this is what I like about Claro's content. If there is something weird na nangyayari sa internet, he's the first one there na ano na magko-cover ng storya na yun. So, it helps yung mga maliliit kami. We are small YouTubers. Hindi naman kami millions of followers. So, it helps us in a way dahil, kunyari, sinerch mo, deep web, makikita mo yung content ko, makikita mo yung content ng other YouTubers na they really wanna know about what's going on sa deep web. Kaso nga lang, sometimes yung mga sinasabi ni Claro is really na incorrect. I mean, I get what you mean, Claro. So, if you know the drama, ililink ko na lang mamaya behind him. Parang kasi there is something nagkumakalat na naman sa FB, sa Facebook, yung Beelzebub something na it's really just pakanaan ng kung sino lang na nag-spam sila ng mga pictures sa wall ng mga famous YouTubers and then sasabihin nila you have na virus yung Facebook mo. Pero honest to goodness, it's really nothing. It's just someone trolling you. Yun nga. So, tinag si Claro na, oy, cover mo, Claro. Pero sabi ni Claro, I don't wanna cover that kasi alam niya naman nakatanga na yun. This is what Claro's effect in the ecosystem of YouTube is. Yung mga, siya nagpapauso ng mga ganun. Although, I can't say it's highly accurate, but the thing is, amen, promotion is promotion. Ngayon, bakit ko binigay yun? Kasi, intro ko yun tungkol dito sa Karamiya. Any kind of publicity is good publicity. Yung ginagawa ng GMA is just taking publicity to the next level. Okay, so simulan natin. What is the kind of publicity that Karamiya is getting? First, the memes. And second, yung relasyon ni Jack Roberto at ni Barbie Fortesa na it's really, really, it's so annoying. GMA, pakinggan niyo ako, hindi na nakakatuwa. Hindi na nakakatuwa, Baruch! Tingnan nyo ah, eto lang ah. Biruin nyo, ganito kasi yan. Ngayon kasi, it's so... Kung nanood kayo nung deep web dark... yung deep fake ko, alam nyo that one of the problems online is having fake news. Fake stuff, fake videos, fake everything. And it's really hard to trust a network. Ironically, I trust GMA and ABS-CBN to bring me the news dahil at saka Inquirer din kasi they have journalistic integrity pagdating sa binabalita nila. Pero the problem is you cannot filter what they have to say. Ibig sabihin nun, kung ano yung i-post nila, makikita mo. Kung something good na gusto mo, okay, fine. Pero kung something bad na hindi mo gusto, you just have to go with it. And one thing na hindi ko gusto for the past how many months na ayan? Wala akong pakialam doon sa reason mo ng boyfriend mo, ate! Kung gusto ko yung ate, Barbie, sigurado ko naman mabait kang tao, okay? Mabait kang tao. Kaso nga lang, yung buhay nyo ni Jack Roberto, wala akong pakialam doon. Wala talaga eh. Bakit hindi nyo i-post yan doon sa FB page nyo at saka sa Instagram nyo na yung mga followers nyo lang ang makakakita? Bakit kailangan ko pang makita? Inaano ba kita, Barbie? Galit ka ba sa akin? Pakisabi na lang. Pero kiss na kita. Sorry, kinagat kita. Nabaliw eh. No? Ayan, sige. Ayan, Barbie, mag-ano ka. Anyway, this is the main point of what I'm telling you right now. Ngayon, ito, like this, ito yung isang news na inis ako. They made two articles about this news, so sa exchange gift ni Barbie Fortesa and Jack Roberto. Ngayon, yeah, it's under GMA Entertainment, but the thing is,
ano ba naman yung bigyan nyo kami ng summary? Oy, nag-exchange gift sila. Just make one use of it. Ang problema kasi, it's an update. Katulad ngayon, every 6 hours, 7 hours, merong storya about Barbie Forteza. And it's really, really annoying. GMA, pakinggan mo ako. Nakikinig ka na naman ba sa akin? Diba, every time na may makikita kang ano, every time na may makikita kang Karamiya joke, eh, may makikita kang something na kung ano-ano man, it gets really annoying pagpaulit-ulit yung nakikita mo sa balita. And the thing is, you subscribe to the news, pero you're going to get this in bundle with the news na sinubscriban mo. Wala kang magagawa. Kunyari, bumili ka ng newspaper, nandun yan sa likod. Ang problema lang kasi, hindi mo siya pwedeng iskipan. Makikita mo siya, tapos na makikita mo yung mga tropa mo, makikita mo yung mga kamatis mo, nagko-comment. Then, syempre, ako, ayoko naman kayo pabayaan. Love ko kayo. Makikicomment din ako, sasabihin ko. Mga kabalbalan din, di ba? Ayan, so... thank you talaga, tulog.ph. Ayan po yung binigay nila sa akin. Actually, nakita ko to kay Ate V. So, sabi ko, uy, pwede tong gawing comedic sketch, ha? Alam nyo naman tayo, we're pushing the boundaries of what we can do sa channel natin. At salamat sa inyo. Tandaan nyo. Ano pa iniintay nyo? Umanib na kayo sa relihiyon ng Nico David. The Nico David Experience. Ang ganda relihiyon yun. No? The joke lang. Subscribe, man. It's okay. Kasi one thing na nakakalimutan ko sabihin sa inyo is to subscribe to the channel. And one thing na napansin ko, the channel is really having a hard time right now. Pero the thing is, it's okay kasi nandiyan pa kayo na nakikinig sa akin, na natutuwa sa mga pinagagawa ko. So I will keep on fighting to the very end. And of course, meron na naman bago. Wee, man, alam mo yon. So let's start. First things first, ang puti ni Barbie. Grabe, ang kinis. No? Tama. Grabe, ang kinis. No? Yung kilikili, napakaputi. Kita mo. My God. Grabe sa puti yung kilikili. My God, oh. Parang ano, parang hindi nagkakasala. I mean, she's a pretty girl. Tapos si Mika din, ano. Ayan, ang puti, oh. Grabe, oh. Ito lang yung mga magulang nila. It's played by John Estrada. And I think this is very nice. Ewan ko kung this is CGI, ah. Pero look at the face. Look at her face here. Ito, oh. Pag nakita mo, parang it's superimposed. Ibig sabihin, parang dinikit lang. Eh, it's this a foreshadowing, you know, foreshadow ba siya ng ano, ng things to come. Kung hindi nyo alam yung foreshadow, mga kamatis, ang foreshadow ay parang sinasabi, parang hint of what's a hint of what comes next, parang ganun siya. So if this is a foreshadow na naka-superimpose yung mukha niya, well, this is a very good scene na fino-foreshadow kung ano yung mangyayari sa following scenes ng Karamihan. Alright, so, eto, actually, matagal ko nang napansin to. Ngayon ko lang ibibring up since napapanaw naman. Eto yung scene kung paano nabuo si Karamihan. Okay, sige, tignan natin, ha. Kasi, in-interview dati si Barbie Forteza na kung about what, tungkol saan yung show. He said, hindi ito hardcore drama, hindi rin to hardcore comedy. It's somewhere in between at pangbata yung story niya. Take note of that, pangbata yung story. And I'm showing you this clip right here, tong eksena na to. And it's really bothering na a show like this is pangbata. I mean, let's hear her out. Showing the audience a good story, ma-pull off namin dalawa yung character namin nang hindi siya mukhang nakakatawa or nakakatakot. We would like to clear out lang na pambata yung story namin. Hindi siya horror, hindi siya comedy. Ano kami, fantaserye na in terms romance. In terms of feel, mas ano siya, kung baga, just to give you an idea, medyo Disney-esque siya. I think there is a little bit of criticism na pwede nating ibigay dito sa show na to. Kasi it says it's for kids and it's for Disney. Pero look at this shit. Alright, so lumabas na yung Encanto na ano, gulay. At ito yung younger version ni... I think medyo parang story yan ito ni Harry Potter, di ba? Kasi yung tatay ni Harry Potter, kupal eh. Ang nagustuhan niya, yung si Snape na parang nagminahal talaga si Lily. Oh my God, dude. If you're
I know you're going bold, Jan Estrada, because my father also experienced this kind of hair loss na nagsusumbero na lang sila pag paubos na yung buhok. just go with it, man. There's nothing wrong about being bold. Ayan, nakita mo. Nagsumbero pa talaga. Why can't they get younger actors? This is what I don't get sometimes with GMA. Okay, ito yung evil sister ni... Eh, kasi di ba parang may love triangle. Ang love triangle yata ni Jan Estrada, itong babaeng naka-red. So, ayaw niya si Ateng. So, ang ginawa niya, linunod niya. Okay. Very Filipino. Cliche Filipino shit. Ayan na naman. Okay, so kinuha siya nung... Eto na. This is where I think it bothers me a lot. Sa sinabi ni Barbie Fortesa at saka nung... I don't know who that is. The director? I don't know. Pero... Look at this. Tingnan mo ito. Slow mo. Okay. Jesus freaking Christ, dude. What the fuck is this, man? Pambata, tapos may gahasa. Can we just pause onto this? And let's... Kita mo, hindi pa siya yung consensual eh. Talagang alam mong pilit eh. Nakahawak dyan, nakapin down, tapos... tulog na ganyan. This is not for kids, 'di ba? Putang ina niyan. Paano naging Disney-esque 'yan? Kailan pa nagkaroon sa Disney ng pinagsasamantalaan yung babae? Let alone yung titular character o yung bidang babae na si Cara Mia. Ayan, panoorin mo yung nanay niyo inaano, ginejerba kinakaplog nung putang inang tatay niyong gawa sa daon. Ayan, oh sige. Okay, yummy. Okay. Time to go. What the? Oh my god, dude. Isa pa. Putek, yung tatay niya gulay. Gulay, kangkong, ayan o, di ba? Pechay. Tapos, yung anak niya, dalawa yung mukha. Asa naman yung biology doon? My god. GMA naman, eto na naman tayo. Biruin nyo, yung tatay nila gulay. Tapos yung anak nila, dalawa yung mukha. Hindi ba dapat, kung ang tatay mo, gulay, ikaw dapat, ang lalabas sa'yo, si Poison Ivy. Diba? Mas tama yun eh. Diba? Maganda si Carmina. Tapos ang mukha, ang lalabas niya, si Poison Ivy. Diba? Wow, diba? Yun ang tama. Kaso, ang nangyayari, ang lumabas, ay eto. Dalawa yung mukha. It doesn't make sense. Again, andito na naman tayo sa internal logic ng show nila eh. Kasi it just has to be Encanto, and what better Encanto is yung ano yung ganyan na may mga vines. Oh my god, dude, this is so wrong in so many levels. Diba, this is not right. This is not for kids. Bakit ganyan niya? I mean, they could have just said na nagkatawang tao yung Encanto tapos nagkamali siya na anakan niya. It's much better. It's more suitable for children. Unlike this, that you're forcing yourself to a woman. My God naman! Ah! Ano ba? Tingnan mo! Panoorin mo! Tingnan mo! Panoorin mo! Panoorin mo! Ayan o, ginagawa. Ganyan kayo nabuo. Ayan. Kinang-ina. Why does it have to be like this? Oh my God, dude. This is so freaking wrong in all levels. Pero I don't know. Ganun talaga yata kayo eh. Again, this is just a minor criticism. It's not really that big. Katulad nung sa Victor Magtanggol. I think we should give the show a chance kung maayos ba talaga. But, I mean, I spoke with the director of Victor Magtanggol regarding dito. And they said talaga that one thing GMA is hoping for is buzz. It doesn't really matter what if the story is good or bad as long as may buzz. Ibig sabihin, may hype na makukuha ka. And yung Boyet, yung My Special Tatay, at saka itong Cara Mia, they have hype. Sobrang hype nga ng Cara Mia ngayon eh. So they are riding this hype, and hopefully hindi ito pangit. Oh my god, dude. Biruin mo yung tatay mo gulay, tapos lumabas dalawa yung mukha. Nasa naman ang common sense nun? Hindi ba mas maganda kung ang naging tatay nila si Suma? Diba yung dalawang ahas? Yun kambal pa eh, may sense pa yun eh, diba? Dalawa yung mukha, tao yung nanay, humanoid snake yung si Suma, di pasok. But then again, it's not me to... Alam mo yun, it has been almost going a year now of
me trashing GMA and their shit shows. Pero it's really fun to do end of the day kasi I'm really enjoying it. And kayo din, alam ko naman na nag-i-enjoy kayo kada tina-trash to ko ang GMA. And I hopefully ito may at least merong redeeming quality kasi sa Victor Magtanggol talaga apart from Gwen, ayan, apart from Gwen wala na talagang redeeming quality. And I think this is where we end the story. Maraming salamat sa pakikinig nyo. Until next time, I love you guys. Mwah, 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 mwah.